So what's up mga Dre? Mason here. So for today's video, hindi muna tayo gagawa ng motor sa kalsada, pero related pa rin to sa pagmamotor ng topic natin today. Ang topic natin today ay NCAP. So disclaimer lang mga Dre, hindi ako pro NCAP at hindi rin ako anti NCAP. Maganda lang kasi pag-usapan yung NCAP dahil maganda ang benefits nito pagdating sa mga motorcycle riders, 'di ba? At saka alam naman natin na hindi pa 'to perpekto. So talakayin natin yung NCAP. Ano ba yung NCAP? Ito yung tinatawag na no contact apprehension na isinulong ng ilang local government units pati na rin ng MMDA. Ang layunin kasi ng NCAP ay para maging mabuti ang daling ng traffic sa iba't ibang lungsod, mabawasan ang koto sa kalsada at maging mas disiplinado ang mga motorista. Ito mga Dre, opinion ko lang to. Ito yung point of view ko pagdating sa NCAP. Para sa akin, maganda ang NCAP. Dahil isa ako sa maraming motorista na bumabiyahe araw-araw sa congested cities ng NCR. Pabor sa akin na may mga modern technology na tayong ginagamit para masiguro na safe ang ating mga kalsada. Maraming benepisyo ang NCAP. Ako personally, kung may NCAP, magiging mas disiplinado ang mga motorista sa kalsada dahil alam nilang pwede silang mahuli nang dahil sa nakamasid na camera. May iwasan nito ang maraming aksidente dulot na pangangamote ng ilang motorista, mas magiging banayad ang daloy ng trapiko sa pagpapatupad nito. At dahil camera na ang mahuhuli sa mga violator sa kalsada, mas magiging safe din ang ating mga enforcer sa disgrasya dulot ng mga kamote motorista. Gago! At safe din ang kalusugan nila laban sa usok mula sa mga sasakyan, init ang araw at minsan matinding ulan. Maiwasan din ito ang pakikipagtalo sa enforcer na pwedeng maging sanhi ng pag-aaway o hindi pagkakaunawaan. Dala na kung bawat partido ay may saladong isip pagkakaunawa ang batas trapiko. Mabawasan din ng koto sa kalsada. Hindi man lahat, pero at least mababawasan, di ba? So gaya ng sabi ko kanina, hindi naman perfecto yung sistemang ito. So sa nakikita ko kasi, ito yung mga rooms for improvement pagdating sa NCAP. Kung natatandaan ninyo, last year, pinatupad na itong NCAP sa iba't ibang lugar, pero pinatigil ito ng TRO ng Supreme Court dahil may mga umaalma na mga transport groups dito. Sangayon din naman ako dun sa mga ibang komento ng mga kapwa nating rider. Hindi pa kasi perfecto ang inilunsad na NCAP noon, pero naniniwala ako na pwede namang ma-improve kasi tao lang naman gumawa nito eh. So there's always a room for improvement. Mas magiging epektibo ang NCAP kung magkakaroon ng mas malawak na information campaign o kaya parang trial period para masanay ang mga driver at rider sa NCAP. Magkaroon din sana ng yung mga LGU ng consideration sa mga riders pagdating sa bike lane. Gaya ng ginawa ng Valenzuela City na mag-share ng bike lane para hindi maipit ang mga riders sa traffic na pwedeng magdulot ng mas matinding traffic. Kasi imagine yung mga motor, kung hindi mo papa-occupy yung remaining spaces sa kalsada, eh sipin mo na lang kung gaano kahabang traffic ang idudulot ng motorista o yung mga nagmomotor kapag nagpila-pila sila dahil sobrang daming nagmomotor sa bansa natin in a daily basis. So sana maging alinsunod din yung mga penalties ng mga violation ayon sa itinalaga ng LTO at hindi mas malaki pa rito. Sana rin ay maging mas mabilis ang pagpapadala ng mensahe o notice sa mga violators kahit 1 or 2 weeks man lang na para maging aware sila agad sa kanilang huli at hindi malula sa mga babayaran kung sakaling marami ito. At para naman sa mga kapwa o rider dyan at mga kapatid natin drivers, syempre iniiling natin na ma-improve ang sistema ng NCAP. Pero dapat tayo rin ay mag-improve bilang mga mananakay sa kalsada dahil sa totoo lang, kung wala naman tayong violation ay hindi naman tayo mahuhuli, di ba? Yun lang yun eh. Kasi kung ikaw, kung matinuwang rider, syempre, susunod ka sa batas. Ngayon, kung sumusunod ka naman sa batas, anong makikita nila sa'yo? Di ba? Kung wala ka namang nilalabag na violation kapag nagdadrive ka ng 2 wheels o kaya 4 wheels o kaya mas maraming gulong pa. Siguro para sa akin, mas mapagmasid lang tayo sa kalsada, tignan natin mabuti yung mga signages at road markings, at laging susundin ang traffic light para iwas tayo sa huli. Higit sa lahat, iwas aksidente dahil isa lang ang buhay natin. Sayang naman kung masisira lang na dahil sa isang pagkakamali sa kalsada, di ba? At kung sakali naman na tayo ay mahuhuli kapag halimbawa, naibalik na ang NCAP, ay huwag tayong masyadong magalala kasi
may adjudication board naman ang NCAP at pwede natin doon i-contest ang violation. Usually naman, yan nakasaad sa notice na pinapadala sa atin. So, mas maging masusulitan tayo sa pagbabasa. Kasi yung iba kasi ini-scan lang yung papel o yung notice, hindi binabasa lahat mabuti. Kaya yung iba, merong hindi na nauunawaan o naiintindihan kapag dumating sa kanila yung violation, kaya yung notice nila, di ba? Siyempre, maging mas paalam tayo at masunuri tayo sa batas trafiko para iwas aksidente. Kasi para sa atin naman ito eh, yung pagsunod sa batas. Kaya nga ginawa yung batas para maging disiplinado ang mga taong bayan o mga umayan ng Pilipinas pagdating sa batas trafiko. Siyempre, kung sumusunod ka, maiwasan mo yung huli tsaka yung hassle na rin, di ba? So yun lang, kung meron kayong ibang nais na idagdag or meron kayong comment regarding sa NCAP, pag-usapan natin sa comment section, let's make it a healthy conversation para mas maging maganda o fruitful yung ating pag-uusap regarding sa NCAP. Hindi naman natin kailangan pagpagalingan kung sino ang mas may alam. Ang magandang pag-usapan yung kung sakaling hindi natin alam yung may bagay na ganito palang batas, meron tayong matututunan o may mapupulot tayong aral sa comment section, di ba? Hindi yung makikipagbangayan tayo sa isa't isa para lang malaman kung sino yung mas magaling or sino yung mas may alam. So kaya ako ginawa ito para lahat tayo ay matuto, dahil ako, pati sa sarili ko, na hindi ako perfectong driver at minsan talaga nagkakamali rin ako. Pero as much as possible, ginagawa ko yung part ko bilang disiplinadong rider, kasi araw-araw ko bumabiyahe at ayokong maging isang halimbawa ng isang kamote. So yung mga dre, sana gawin natin healthy pag-uusap regarding sa income.